Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video po, i-share ko po sa inyo kung paano po natin makukuha yung laman ng ating PayPal account na below 500. Kung sa GCash po, kailangan ay 500 ang minimum sa pag-transfer. Dito po sa gagawin natin is pwede po kahit wala pa po siyang 500. Bali, ang gagamitin lang po natin dito ay yung ating PayMaya or yung ating Maya. Sa pag-transfer po ng PayPal to Maya, dapat po yung inyong Maya account ay nakalink na po dito sa inyong PayPal. Kung paano po i-link, punta lang po kayo sa inyong PayMaya apps, tapos i-click lang po ninyo yung inyong virtual card. Kailangan po may laman po kayo na 100 pesos sa inyong PayMaya para po ma-view po ninyo yung inyong virtual card number. Then, pag na-open na po ninyo, kunin lang po ninyo yung details ng card ng inyong virtual Maya card para po malink po ninyo dito sa ating PayPal account. Tapos po, para po malipat po natin yung laman ng ating PayPal, dapat po ay naka-convert na po yung laman ng ating PayPal balance. Naka-convert na po siya sa peso. So for this tutorial po ay convert na po ito sa peso. Kung paano po ito i-convert, ilalagay ko na lang po yung link sa aking description box. So let's start. So ayan guys, yung ating PayPal balance ay 258. Transfer na po natin ito sa ating Maya. Click po natin yung transfer fund. Bali, ayan po yung aking mga bank na nakalink po sa ating PayPal. Pwede rin po yung inyong mga ibang bangko ang inyong i-link. Sa akin po yung Union Bank at saka yung aking Maya card. So i-click ko lang po itong Maya card sa baba kung nasaan yung aking choices na bank na paglilipatan. Then i-click po natin yung next. Tapos yung amount po na gusto ninyo, i-click po yung next. So yung transfer amount po natin na 258, mababawasan po siya ng 10 pesos. Bali, ang papasok na lang po sa ating Maya card ay 248 pesos. So click na po natin yung transfer now. So ayan guys, your 248 pesos is on its way. So check natin yung ating PayMaya kung pumasok na po ito doon. So ayan guys, naging 248.13. So tignan natin yung history. So ayan, receive money from PayPal, tapos yung name ko, tapos yung amount 248. So ayun guys, success yung pag-transfer natin ng PayPal to Maya. Bali, nag-boss lang siya ng 10 pesos. From 258, 248 na lang yung pumasok sa ating Maya Bank. So ngayon naman po, ita-transfer natin yung ating Maya sa ating GCash. So click natin yung bank transfer. Hanapin lang po natin yung GCash. And click po natin tong G-Exchange, GCash. So ilagay lang po natin yung amount na gusto nating i-withdraw. Yung laman po ng ating Maya account ay 248. Bali, mag-adjust po tayo, magbawas po tayo ng 15 pesos dahil meron po itong transfer fee na 15 pesos. So ang ilalagay ko na lang po dito ay 233. And sa purpose, kahit ano na lang po. Yan, sa account number naman po, ilagay po ninyo yung inyong GCash number. Then sa account name, yung inyong GCash name. Yan, then click po natin ang continue. So, ayan guys, yung ating transfer amount ay 233, tapos yung ating transaction fee ay 15 pesos. Bali, ang total po ng ating babayaran ay 248. So, click na po natin yung transfer now. Ayan guys, meron tayong OTP. So, click natin yung verify. Ayan guys, success
na-transfer na po natin yung ating Maya to GCash. So ayan, nag-refresh na yung ating dashboard. Naging 0.13 na lang. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na ako i-subscribe kung bago ka lang sa aking channel. Thanks for watching guys. Babush!